Magandang araw mga backyard at welcome back po muli sa ating YouTube channel My Backyard TV. Ngayon po ay gagawa tayo ng incubator, pero hindi tayo magagawa ng incubator ha. Tuturuan ko lang kayo kung paano mag-wire nitong STC1000 na easy way. Mag-wire lang tayo, hindi tayo gagawa ng incubator. Ito nga, tuturuan ko kayo or tutorial natin sa video na ito. Ito guys, kahit hindi ka electrician, hindi ka marunong mag-wire, pag sinundan mo ito, alam mo kung paano i-wire to. Akala mo mahirap i-wire yung STC1000 na madali lang po siya. At so far, sa market ngayon, parang ito yung STC na model, yung pinakamatibay sa ngayon no, na ginagamit. Except po sa isa, yung WH-3001 na yung ginagamit ko dati ay puro palpak na po yan. Kasi ilang beses na ako nakasubok niyan, puro palpak talaga. So ngayon, ito yung gagamitin natin na pag-wire. Sundan nyo lang po ito, yung video natin, para makagawa na kayo ng sarili nyong incubator na hindi nyo na kailangan bumili. At kayo na mismo ang gumawa. So ano pag hinantay natin mga backyard? So, ito na. So, ayan mga kabackyard, yung ating STC1000 at yung bulb natin at ito yung dalawang wire. Yung dalawang wire natin ito ay gagamitin natin ito mamaya. No? At syempre, meron tayong saksakan. Ito po ay bagong bili ko, yung STC1000, bali dalawa po yan. Bali, tatabi na muna natin itong isa, ito yung gagamitin natin. So, ayan guys, yung nabili natin na STC1000 ay yung sensor niya is nakadikit na. Yan. At ito yung kanyang manual kung paano siya ma-i-wiring. So, ayan siya guys. Kung makikita nyo yung kanyang output, no? So, yung power supply niya is 12 volt, 24 volts. Or 110 or 220. So, yung nabili natin ito is 220 volt na siya, no? Okay. 220 volts siya. So, pwede ka makabili ng 12 volts at saka 24 volts. Yan po yung power supply niya ay nasa, yan, 1, 2, 3. Yung 3 at saka 4, yun yung sensor niya. Yung heating niya naman ay nandyan sa 5, 6. Yung cooling niya is yung 7, 8. Yan po yung cooling niya. Cooling. Yung para lumamig. Oh, hindi naman natin gagamitin ito. Ito yung gagamitin natin yung heating, no? So yan po yung kanyang diagram, no? Okay. So ito hindi naman natin kailangan to lahat, no? Oh, baliktad dito. So ayan. Okay. So mamaya lang natin to anuhin yung setup nito. Okay? Okay guys. Ngayon sa pag-wiring pala nito, guys, gagamit tayo nito. Terminal block, no? Bali, yung gagamitin natin dito is yung apat. Tatanggalin natin ito yung iba. Para madali, guys, pag gumamit kayo ng terminal block at same time, hindi na rin natin kailangan ng electrical tape pag gumamit tayo ng terminal block. So, yung apat lang na block yung kailangan natin, no? Kasi apat man lang yung ilalagay natin. So, gugupitin lang natin dito. So, ayun. Ayun na, gagamit tayo nito. No? Okay. So ngayon yung gagawin natin, ito yung sa saksakan natin. Ito. Yan. Bali yung gagawin natin ay ilalagay natin, ipapasok natin dito. Dito sa terminal block na. Okay. Okay guys, from saksakan, papunta sa terminal block. Okay. So, ito lang siya. Madali lang to guys. No? Kailangan pala guys, magkadikit yung sa power supply natin. Ha? Baka magkamali kayo dyan. So, ganyan siya. Okay. So, ilalagay natin muna dito sa loob yung dalawa nito. So, kanina na-explain ko na kung ano yung gagawin natin doon sa ano ng STC1000.
Nandun na siya. Okay. So ngayon, andyan na para dito sa dito. Terminal block natin na. Tapos guys, ito sa STC natin para mabuksan natin siya at makita natin yung likod dito. Press yun dito sa dalawang gilid. Ay, mali. Ito, press. Yun. Press yun. So, ayan. Nakita na natin yung kanyang laman. Bali, ito yung 1, 2, 3. Dito tayo kukuha ng supply. May ilalagay tayo dyan na wire din. So, ito na lang yung gagamitin natin. Puputol tayo dito sa ilaw kasi mahaba din naman ito. No? Ngayon guys, ito na yung wire natin. No? Ilalagay na natin dito sa ating thermostat na STC-1000. Okay? So, lulugaan na natin ito. Kung saan pala makikibili ng thermostat na to guys, ililink ko na lang sa description box yung link para pag bumili kayo ay alam nyo na kung saan kayo bibili. So ipapasok na natin dito sa kailangan pala yung mga wire nito ay hindi siya naka labas, no? Baka naman makalabas dyan at magano short circuit at sasabog to. Sayang. Okay, nalagay na natin yung isa. Yung isa na naman. Check nyo guys ha. Double check nyo guys yung wire na nilagay nyo. Baka magka-short tayo dyan. Kailangan double check yung okay. So ayun, malalaman mo yan guys na mahigpit na pag binunot mo, ayaw nang mabunot yan, ibig sabihin nakalock yan, no? Tapos ito na yung saksakan natin, ito at saka yung sa terminal block nya, no? So yung gagawin natin ay dito tayo mag dudugtong dito. Dito sa ganyan. Mas maganda guys, gumamit kayo ng terminal block. Maghanap kayo dyan ng available na terminal block kung ano yung available sa inyo. Yan. Kasi ito guys ay maganda at safety siya pag ginagamit natin. Hindi natin kailangan ng mag-splice. Okay. Tapos, ito naman si next. Pasok natin. Yan. Pasok nyo lang na maigi. Tapos, tornilyohan. Yan. Tapos, wow. Okay, guys. So, ngayon, meron na tayong supply from the STC. Ngayon, pag sinaksak natin ito, ay gagana na ito, no? So, try natin isaksak, no, kung gagana siya. Guys, ngayon, ito yung saksakan natin. At ito yung sinabi nga natin kanina na ito na yun. Tsaka ito, tsaka yung terminal block. Yung ganyan. Okay, ganyan. So ngayon, sasaksak natin kung gagana yung ating STC-1000. O yun. So gumana siya. Pero hindi pa siya talagang gagana ito, no? Kasi nga, wala pa siyang mga ilaw. So kung ibig sabihin, gumagana yung thermostat natin na nabili. So ngayon, fully functional na siya natin bago natin iset kung saang init siya mamamatay. So tanggalin. Ingat kayo sa paggamit guys ng mga ano guys ha, ng mga ano natin aparatos. So ngayon, ito yung black and white. Ito yung wiring ng black at saka red. Bakit black at saka red? Para hindi tayo malito mamaya, no? Kasi pag malito tayo, hindi malito. Okay? So, kailangan pangit ng gunting natin. Parang
ito kasi guys yung gagamitin natin pang jumper doon sa wiring para makakuha tayo ng supply papunta doon sa ating heating, no. So black ito, ito naman si red, no. Kahit anong ano guys, wiring pwede, basta mabilis nyo lang masundan. Kasi ito, gumagamit tayo ng black and red para hindi tayo malito. Baka malito tayo ba? Okay. So, yung red, lalagay natin sa isang part ng ating line dito. No? So, tatanggalin natin muna. Ito. Bali si red, dito siya sa kabilang linya. Kailangan yung mga nakalabas na mga wire, kailangan nyo yan guys, i-ano, i-check, double check mabuti. Baka yan yung pagsimula ng makuryente kayo. So, double check nyo parati yung mga wire na yan. Kasi delikado yung kuryente, hindi po yan biro. So, ayun, nalagay na natin after 100 years. Tapos guys, 'di ba ito dito natin inilagay. Tapos syempre dito rin natin ilalagay 'yan. Yun. Tandaan nyo guys yung kulay red guys, ha. O kaya tandaan nyo lang kung wala naman kayong kulay. So ayan na, mahigpit na 'yan. Tapos yung itim naman, siyempre dito din natin ilagay yan. Ganito. Ilalagay natin dito. Ganyan. Okay? Sundan nyo lang ako guys. Kahit hindi kayo electrician or electrician, makukuha nyo to guys. Mabilis lang. Mabilis pa sa kidlat. Wow. Then, pasok natin. So, ayan. Tapos, ito naman, buksan natin dito. Tapos, papasok natin. Ah, di pala natin natanggal ang tornilyo dito. Pasok natin ganyan. Okay. So, yan ha. Yan yung pinaka setup niya. Bali yung... Yan. Bali ito yung purpose nito. Kaya nga, ilalagay natin kasi dito sa heating natin. Para hindi na tayo mag-splice at gagamit pa ng isang saksakan. Kasi yung sa iba ay gumagamit sila ng dalawang saksakan, no? So, ayan. Ayan. Bali. Ayan. Ayan na nga. Tapos, kailangan pa natin ng isang red na wire. Red lang, guys. Red lang na wire, no? Bali, mula dito. At papunta dyan. So, susukatin muna natin. Okay, dito puputulan natin 'to. Yan. Wala kasi akong place ngayon. Kasi nilaruan ng mga bata. Kaya nawala yung place. Kaya gunting. Pag pula na wire, guys, siyempre sana natin nilalagay sa pula din na linya. Ito. Bali ito yung magiging switching ng ating okay ating thermostat sa kanyang pag on off ng ilaw. Tapos saan natin siya ilalagay? Siyempre sa heating. Saan yung heating? Ito, ilalagay natin siya sa number 5. Tulan natin, masyadong mahaba. Pangit naman itong masyadong mahaba. Yan. Ilalagay natin siya sa number 5, no?
Ito yung 5. Si number 5. Yun. Talagay natin siya sa loob ni number 5. So, ayan. Ipasok na natin kay number 5. Okay. So, ngayon, ayan na guys ha. Meron na tayong wiring dyan. Pero hindi pa gagana yung ating heating dyan. Kasi kailangan pa natin ng ito, yung sa ilaw natin. Ngayon guys, yung linya ng ilaw natin, yan, si ilaw, yan si ilaw ay, syempre, dalawa yung cord niya. Yung isang ganito, yung isang linya, kaya nga sabi ko kanina, may black at saka red para hindi tayo malito. Kasi hindi naman ito nakakalito. Kung nalilito kayo, magtanong lang kayo. Just put yun na lang sa comment section dyan. At sasagutin natin. Pwede naman kayo ibigay nyo yung number. Ibigay ko yung number ko at tatawag. So ngayon guys, dalawa kasi yung ito. Yung sa ilaw natin. Di ba nilagay natin yung red dito sa 5? So, ito naman nilalagay natin sa number 6. Yan, 6. Number 6 siya. Yung isang linya ng ilaw. Lagay sa number 6. Yun. Double check yung mga wire dyan. Baka. Okay. So, yan. Okay, double check natin yung mga wire. So, ayan. Okay siya. Ngayon yung isa, saan natin ito ilalagay? Dito natin ilalagay yan sa block. No? Bali yung dito kasi, yung purpose niyan dito sa heating niya is magiging switching siya. No? Kasi ito switching lang yan dyan. Yan. Pasensyahan niyo na ako guys. Medyo hindi tayo magaling sa Tagalog kasi Ilonggo tayo eh. So ayan. Yung isang linya, papasok natin sa black na line. Okay. Ito guys ha, tandahan kayo sa ilaw na to ha. Yan. Okay. So ngayon, complete na siya ha. Complete set na. Yan, thermostat, sensor, and then yung linya niya. So nag-gets na kung paano siya i-wire. Ito yung saksakan natin from, yan. Yan, kitang-kita naman siguro yan. Ngayon, tatry natin kung gagana siya. Okay? Yun. Siyempre guys, hindi pa umilaw yan kasi hindi pa natin na-set. Sa pag-set nito guys, para mailagay natin to siya sa heating kasi cooling yung nakalagay, press ito. Set. Ay, off pala ito. On muna natin. Yan. Press pala nito yung letter S. Yan, lalabas yung F1. Hanapin natin yung 2. Bali guys, kung makikita natin, nasa cooling pa siya nakalagay. Pag setup nito ay press mo yung S. 3 seconds yan. Tapos press mo ulit yung S. Tapos yung pindutin mo yung upper button, lagay natin siya sa 37.8. So press, yon, umilaw na siya kasi nga guys, lumipat na siya sa heating. 37.8 natin siya ilalagay. So ayan. Umilaw na yung ilaw natin sa kadahilanan nga, yun na nga na-press na natin yung ano. So, kumbaga, di ba kanina cooling siya, lumipat na siya sa heating. So, ngayon naman, yung kanyang F2. Yung F2 nito, guys, press 3 seconds, yun lalabas. Tapos, yung mali. Tayo mo lang natin ito mawala. So, let press. Tatay sa F2. Yan.
Tapos press mo ulit. Yun. Nasa 0.6 na siya kagad ngayon. Kung gusto mo siyang babaan, press mo lang ulit to. Taasan. Yan. Yan, babaan natin siya kasi 6 lang. Uy, ayaw gumalaw na pababaan natin. Yun. 0.6 lang kasi. Ibig sabihin yan, mamamatay siya sa 0.6 or ano yung kanina sinet up natin is 37.9. 37.8. So, magmaminus din ng 6. Under siya ng 37.2. So, yan o. Oh. Ah, mamamatay pala. So, ito yung kanyang sensor. Ilalagay natin sa ilaw. Titingnan natin kung gumagana yung ginagawa natin na pag-sit up, no? So, ito yung sensor niya. So, tingnan nyo ngayon, nasa 31 degrees tayo, no? Dito natin ilalapag sa baba. Yan, mabilis yung pag-init. Yun! Hindi, guys. Sobrang init kasi yan. Dito natin iagat ng konti. Sobrang init kasi ng ating bulb. So, ayan. Tapos, ito, hawakan natin. Kung mag-andar siya sa, kung mag-iilaw pala siya sa 37.2. Yan, tingnan natin, 37.2. So, ayun, bumalik siya sa relay niya, guys. Kasi kanina, meron pala itong tinatawag na overheating, no? Yun. So, ngayon, 37.2 siya umilangin. Babalik ulit natin. Kung mamamatay siya ulit doon sa 37.8 na nilagay natin, na sinitap natin. So, yan. Ayun. Ayan nyo lang yan, guys. Ganyan talaga yan. Pag ganun, 38.5, umaano yung cooling niya, no? So, ibig sabihin yan, pero wala to, guys, cooling, ha? Kuliling lang to. So, yan. Then, kukunin natin ulit ito para mabilis lumamig sa kamay natin. Kano kayong init na kamay natin yan. So, yun. 37.2. Ilaw. Pak! Yun. Tapos, ilalapit lang natin dito ng konti. Dito lang. Yun, namatay siya. At magsisindi siya ng 37.2. So, yung setup na yun, guys, yung pag-sinetup nyo, yung F1 at saka yung F2, yung F1 at saka F2, bali yung F1, yun yung tinatawag natin na heating. Yung F2, yun naman yung ano niya. Kailangan naka 36, naka ano siya doon, naka 6 lang. Try natin yung sa iba, no? Press hold. Press F2. F3. So, sa F3, kailangan, guys, naka-0 yan, ha? Huwag natin pakialaman yan kasi sa compressor yan, no? Tapos, tingnan natin sa F4, guys. 1, 2, 3. Yun sa F4, guys, kailangan naka-0-0 din sa kasi cooling yan, no? Yan, 36. F1 natin. Ulit, try natin sa F1. F1. Click. O, yun, 37.8 siya, no? Okay. Ulit. Check. F2. Yun. Naka-0.6, no? Okay. So, yun, guys. Ganun lang, guys. Kadali, guys, yung pag-setup natin ng STC-1000. Sana, guys, may natutunan kayo dito. At kung hindi ka pa pala nakapag-subscribe sa aking channel, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe, i-hit yung notification bell button, at para updated ka sa sunod ko na mga video. Tayin muna na layo, 36. Okay, ganun natin. At tapos pala, guys, yung guard nito, yun. Mas maganda, guys, yung guard nito ay ibalik nyo.
to para hindi kayo ma ano malito, para hindi kayo talaga makakuryente. So ayan, yan po yung pag-wiring ng STC1000. Subscribe. Yun. Maraming salamat po and God bless you.